For today's video, i-share ko sa inyo kung worth it nga bang bumili ng PLDT prepaid wifi ngayon. Pero bago ang lahat, pasok intro. Worth it nga bang bumili ng prepaid wifi? So for me, ang sagot ko dyan, oo. Pero saan nga ba nabibili at magkano ang presyo ng PLDT prepaid wifi? So buksan natin. So guys, regarding sa price ng PLDT prepaid wifi, it only costs 995 pesos. So ayan, nakalagay na sa box niya. And then may tatlong klase ang PLDT prepaid wifi. Ito ay yung black color, itong black na to, and then yung white. Yan. So itong black na to, and then ito yung lumang PLDT prepaid wifi nila, and then itong second update nila na white color, and then mas may updated or latest prepaid wifi sila, pero hindi to nagkakos ng 995. Ito yung cut 6, ito kasi cut 4 siya. So merong latest version na cut 6 na 1995. Pero the thing is, through online and then sa malls, halos sold out lahat yung mga prepaid wifi nila. So saan tayo? So ano yung alternative way para kung saan tayo makakabili ng prepaid wifi? Meron tayo sa Shopee or Lazada, and then meron din tayo sa Facebook Marketplace. So ito guys is nabili ko hindi through online, hindi, what I mean is ito guys nabili ko hindi sa online store ng PLDT at hindi rin sa PLDT store. Ilang linggo kami naghanap nito sa online, pero sold out sa tindahan nila. Even yung Cat 6 na model sold out na rin, which is ayun yung mas ideal naming bilhin. And then that's why naghanap na lang kami sa ibang online store like Marketplace and then sa Shopee or Lazada. Guys, tips lang. Ito lang yung idea based sa research ko. Mas mahal ang price ng Lazada and then Shopee compare sa Marketplace. Kasi normally sa Shopee, kapag bibili tayo sa Shopee or Lazada, magsaset lang tayo doon ng order, magpre-order tayo sa seller. And then normally yung range, price range nila is 19 to 25, which is compare mo sa original price niya na 995, sobrang doble or mahigit pa yung patong nila. Pero itong prepaid wifi na nabili ko is nabili ko sa Facebook Marketplace. Normally marami doon nagpo-post na ang price range nila is 13 to 1999. Guys, sa Marketplace, sa Facebook, marami doon post na 13 to 16 yung price range, pero kapag kinontak nyo na siya sa Messenger nila, ang sasabihin nila sa inyo is ang price na nila or bigay ng supplier sa kanila is nasa 18 something or 19. Kaya mabibili nyo siya sa tao ng 1900 something. Normally ayun yung talaga yung price range na binebenta. Pero luckily merong isang seller na nagbenta sa amin ng 1699, which not bad kasi because, pero luckily may nagbenta sa amin isang seller na 1699 lamang yung benta nila sa amin ng prepaid wifi, kasi wala talaga kami mahanapan na mas mumura pa sa 1699, kaya grinab na namin siya. And then aside from that guys, kapag umorder tayo sa Shopee or sa Lazada, ang magpe-pre-order pa lang yung seller or yung magbebenta sa inyo ng PLDT prepaid wifi, and then it takes 1 to 2 weeks bago ma-deliver sa inyo kasi nagbe-base lang din sila sa supplier nila. Pero ang kinagandahan naman nito, kapag umorder ka sa Marketplace, sa Facebook, on the day itself niya i-deliver yung item kapag within Metro Manila ka, no? And then kapag
labas ka na ng Metro Manila, I think it takes 1 day to 2 days. So, bakit PLDT Preferred Wi-Fi yung nabili ko instead of Globe My Business? So, kasi dito sa area namin, mas mabilis yung signal ng Smart or ng PLDT compare sa Globe. Kaya, mas magandang alamin nyo muna kung ano yung network na mas mabilis sa area nyo. Guys, aside sa 1699 price na nabili namin sa seller, tong PLDT modem, nag-add kami ng 165 na delivery charge through Lala Move. Pero madi-deliver din naman yung within the day. Kaya, okay na rin siya. Kaya, yung total cost na nagastos namin dito is less than 19. Almost twice ng price dito sa 995. Pero I think okay na ngayon. Mas okay na yun. Kasi, sa ngayon talaga, wala ka na mabibili halos na prepaid wifi sa online store, even sa outlet store, kasi may nagtip lang sa akin na hinohoard daw sa warehouse and then inire-resell sa ibang tao ng siguro mas malaki sa presyo sa 995. So, ayun guys. Ano nga ba yung laman ng box na to? So, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung laman ng box. Ito. Disclaimer guys, box na kasi siya. Ibinalik ko lang sa loob. So, we have warranty certificate. Make sure lang guys, within 7 days kapag may defect yung items nyo na maibalik agad natin to sa pinagbilhan natin doon sa seller para sila yung magbalik sa store or sa outlet store. And then kung malapit kayo sa mall na may PLDT branch, pwede nyo naman personally puntahan para i-concern yung concern nyo sa PLDT modem. So we have warranty certificate and then manual. Dito guys, nandiyan naman lahat kung paano loadan, kung ano yung mga promo, and then yung instruction sa manual. So we have cable wire, we have power cord, and then we have the unit. Guys, nung na-receive ko to, as per seller, naka-default daw siya na naka-insert na yung naka-default daw na naka-insert na yung SIM card. Hindi ko lang sure kung totoo, pero as per checking, naka-insert na nga yung SIM card dito, and then may warranty sticker naman siya. And then nung sinubukan ko, hindi pa naman nagagamit yung 10 gig free data nito. Kasi kapag bumili kayo ng modem, may free 10 gig, good for 7 days, open to all access. So ayun guys, try natin subukan yung modem. Ayan. Saksak lang natin tong power cord sa likod. And then ito yung cable outlet. We have LAN 1 and LAN 2. And then reset button. Kapag gusto nyong i-reset. And then ito yung lagay na SIM niya. So saksak natin. Ayan guys. Kapag naka-red to, meaning walang connection. And then ito yung sa signal light. So susubukan natin guys na i-check yung connection niya kung mabilis nga ba. So first check natin sa YouTube application. So for example, you're superhero. Try natin fast forward. So, mukha naman mabilis siya. So, hindi siya ganun naglo-loading. Mabilis naman siya. Forward natin. So, yan. Ganun kabilis yung PLDT home preview light. And then try naman natin sa ibang application. For example, IG. So ayan. And then when it comes sa PLDT application nyo guys, machecheck nyo dito sa PLDT. Yan. Machecheck nyo dyan sa PLDT
application yung remaining data na meron kayo. Dito naman makikita yung remaining open access MB mo and then yung YouTube allocation mo. So ako meron pa akong 88 gig and then 1.5 naman sa YouTube. Kaya guys, naging 1.5 to. Normally kasi 1 gig lang yung inaalat sa akin. Kaya naging 1.5 to kasi nagpatong yung load ko. Nakapag-load ako last week and then nag-load ulit ako ngayon. Kaya nagpatong. So, ayun guys, kayo na yung mag-judge kung okay ba yung connection since nakita nyo naman kung gano'ng kabagal or kung gano'ng kabilis. So, ayun guys, makikita nyo din dyan kung ano nga ba yung mga dapat nating i-load, kung ano nga ba yung mga pwede nating i-load. So, we have 199.599.999.1499 and then iba-iba. So, ayun guys, dito sa PLDT prefeed wifi, ang nilo-load namin is FAM 199 and then 199 siya and then we have 12 gig open access and then 1 gig every day, good for 7 days. I think okay na rin siya compare sa niloload namin sa mobile phone, pero kung and then ayun, pwede dito maka-hotspot ng apat hanggang anim na ano nga ba yung negative feedback ko dito sa PLDT prefeed wifi natin. So guys, right after na mabili ko tong PLDT prefeed wifi, right then and then binuksan ko agad siya, in-encode ko agad yung password niya and then ayun, naka-connect agad siya, kaya tuwa ako kasi ang bilis niya talaga. And then after 2 days, 2 to 6 days yan, magwa 1 week, nagkaroon kami na problem dito sa PLDT wifi kasi nag-auto disconnect siya. So nag-search ako sa YouTube kung paano nga ba i-troubleshoot. So, merong mga instruction doon, pero ang ginawa ko lang, nireset ko lang, tinanggal ko yung SIM card, and then, luckily, ayun, bumalik siya sa dati na hindi na siya nag-auto-disconnect, and then, ayun, still, mabilis pa rin naman siya. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag mong kalimutan mag-like, and then share na rin natin sa iba para may idea sila, and then don't forget to subscribe on my channel. Thank you guys and keep safe everyone guys.